So, good morning guys, I'm Eric Alfred Gonzalez. So, last time, we discussed about yung mga in-office na whitening treatment natin. But right now, pag-uusapan naman natin yung mga take-home na I think iba sa atin nakagamit na ito. And personally, ako naman, hindi pa ako dentist noon nakagamit na gawin ito. And number one sa list natin, syempre, usong-uso that time yung charcoal toothpaste, di ba? I think siguro most of us gumamit sa atin nun eh, kasi once na nilabas na sobrang yun, sikat na sikat siya. But then, ang naging problem kasi doon is once na yung mga study lumabas, masyado siyang abrasive sa lipid. So, instead na mas malaking yung process niya, mas nakakasira siya. So, moving forward, lumabas naman sa mga dyan is yung mga whitening toothpaste natin or yung mga whitening pen. Na I think, when you read the labels na ganun, makikita yung hydrogen peroxide, meron naman talaga. So, ako noon naisip ko na, which is siguro effective kasi ang alam ko naman talaga, hydrogen peroxide is yung main ingredient natin para makapati yung ipin. But the problem with that is hindi enough or hindi masyado enough yung concentration ng hydrogen peroxide dun sa mga whitening toothpaste na yun. So, hindi niya kaya makapati, which is kaya nilang i-maintain kung ano yung kulay na meron tayo sa ipin natin as a moment na yun. So, next and last naman is yung ngayon, usong-uso, I think makikita ito even sa mga Shopee or sa mga ibang online shop, yung mga whitening kit na meron light, di ba? And, na-discuss ko ito last time na sa vid natin na, yun nga, ang nagiging problem pagka mayroon tayong light-activated na chemicals is, first is na-dehydrate yung ipin. Once na ma-dehydrate yung ipin, masyadong sensitive, and then, nagkakaroon ng rebound effect. So, ngayon, ano yung ginagamit ko ngayon? So, personally, ako nung basa ko to and nalaman ko about sa Ultradent, then na try ko yung product na which is yung Opal Go. Yun na yung personal ko na ginagamit. And up until now, yung parang talaga yung ginagamit ko, hindi ako nagbabago. And ito yung reason kung bakit ko pinili yung Opal Go talaga. So why did I choose Opal Go? As a dentist, ako pinipili ko talaga yung Opal since Go. Kasi everyday na may patients ako na, for example, let's say 2 to 3 days aalis na. Let's say babalik na sa ibang bansa or pupunta sa province nila. And then, we finish na yung chairside na whitening treatment nila. Ang naging problem is medyo kulang ng kulang, konting-konti lang. Mas gusto pa nila magpaputi. So, I advise them na gumamit ng Opalescence Go para at least continue whitening treatment namin. Even though magkalayo na kami, meron pa rin sila para gamitin. So, second naman, there's a lot of inquiries sa mga Facebook page natin ng dental clinics or minsan tumatawag. And then mag-ask sila, Dok, gusto kong magpapaputi ng ipin. Ang problem is medyo takot pa sila pumunta ng clinic or medyo doubtful pa sila na pumunta ng clinic. Which is understandable naman kasi diba, right now, we have pandemic. Sobrang hirap magkaroon ng exposure, especially kung bata, matanda. So right now, kung hindi man applicable magkaroon sila ng chairside, at least, meron tayong mga offers sa kanila, no Opalescence Go. Na I think ito, sobrang effective to, even plain lang, or Opalescence Go ng paggamit ng sala, sobrang laki ng difference ng mga giging shade nila. Unlike ng mga ibang take-home na medyo kailangan mag-chairside ka muna, siya kagamit lang, supplementary ng Opalescence or ng mga take-home na nagamit natin. So last, as a dentist, kung bakit ko nagustuhan sa Opalescence Go. So, sa Opalescence Go kasi, pag chineck nyo yung design niya, prefabricated tray na siya. So, ano ba yung importance kung bakit prefabricated tray? Kasi, pag prefabricated na, hindi na natin kailangan gumawa ng specific tray sa bawat patient natin. So, what does it mean? First of all, sa cost. Hindi na natin kailangan bumili ng mga tray former o mga vacuum seal para makagawa ng tray. Hindi na natin kailangan mag-impression. So, if ever hindi na natin kailangan gumawa ng mga tray na yun, ano ba ang magiging epekto sa atin? So, magkakaroon tayo ng lesser clinic time sa patient natin o lesser visit sa clinic para magawa natin sa mga specific tray. So, I think yun yung one of the most advantage rin ng Opalescence Go. And di ba, alam naman natin yan. Sa ortho, may in-ortho tayo, may retainers binigay mo. Minsan, after 2 to 3 days, nakawala yung retainers. So, what more pa itong tray, individual tray, kung hindi prefabricated, baka mawala lang rin nila. So, babalik lang ulit, naitigil yung treatment. So, sayang lang ulit. Since si Opalescence Go, prefabricated na siya. Pagkasuot, dispose. Pagkasuot, dispose. Wala nang kailangan itagong tray. And wala na rin sila mawawalang tray.
So, bilang user naman or as a patient, so since ako kasi mismo ginagamit ko ito, so, once na ginamit ko ito, wala akong naramdaman sensitivity. So, I'm not sure kung dahil tumataas yung pain tolerance ko or hindi lang ako talaga ganun ka-sensitive. Pero based kasi sa active ingredients ni Palisesco, mayroon pala siyang potassium nitrate and sodium chloride. And based sa discuss ko last time, di ba? Si potassium nitrate at si sodium chloride, sobrang nakakatulong siya para mawala yung sensitivity, para malesa yung sensitivity. So next naman, si Opalisense Go, kasi kadalasan ng widowhitening natin is first premolar to first premolar. Yung nasa aesthetic zone lang talaga. Pero si Opalisense Go, molar to molar. Lahat ng ipin natin, kaya niyong paputiin. So yung one of the advantage rin sa mga user na gumagamit ito. And then next one naman, in terms of use, how I can vouch it pa yun sa kung paano gamitin ito. Sobrang dali lang talaga. And right now, papakita ko sa inyo yung step-by-step kung paano ito gamitin. Not before i-end natin yung videos lang, gusto ko naman bigay ng mga konting reminders para sa ikaw mabuti ng patients at the same time para hindi rin tayo mahirapan. So first reminder ko, Doc, is before doing any whitening treatment, even a palisins go man yan, take home or chairside, always make sure lang na walang caries or walang sira yung mga ipin na yung whitening natin. Pero since kasi pag may sira yun, dun mag-i-start talaga na sobrang sensitive ng ipin and ang magsasuffer talaga ng yung patient natin. And then, second naman to, si Opalisense Go, it offers 10 to 15%. And then, just a reminder lang, every time na gagamit tayo ng Opalisense Go, if ever man ang patient natin, first time na magpapa-whitening treatment, always start dun sa low concentration. Bakit? Kasi to, pagka minsan, pag 15% agad yung pinapagamit natin and first time ng patient, baka magkaroon siya ng trauma agad pag naka-feel ng sensitivity. And then, doc, for patients naman. Sa mga patient na may plan magpa-whitening treatment, and always consult your dentist first. Huwag, hindi forget na panood itong video na to, nasabihin niya na agad, doc, ito yung gusto ko. Magpa-consult kayo lagi sa kanila. Kasi kailangan nilang ma-check overall kung ano ba ang dapat para sa inyo. Chairside ba? Or take home ba dapat? Kasi hindi siya pare-parehas naman. So let your dentist decide, let your dentist offer, one talaga yung pinaka-best na treatment possible para sa inyo. And doc, for dentist naman, ito doc, sobrang important ito. And before I end this discussion, ito lang yung gusto kong paulit-ulit na i-remind sa inyo in terms of bleaching talaga and whitening treatment. Always set expectation talaga sa patients natin. Huwag kayong magbigay ng cold soap na after 1 second is bleach white na agad. Set lang tayong expectation. Para at least if ever man hindi ma-achieve yung expectation na gusto nila, hindi magkaroon ng disappointment and pwede pa ulit ma-explain and then go for another treatment na lang ulit. Kasi iba-iba talaga yung result ng mga whitening treatment sa bawat patient natin. So, Doc, have a nice day and stay safe lang palagi and see you next time sa meet natin.